playing field for telecoms industry. DZRJ now explains it to you. Cell sites are located in towers. Tower sharing is a worldwide successful trend. It means one tower will have Globe and Smart in it, plus the third telco, plus other operators. Tower building amounts to 40% of the cost of a cell site. Being business entities, the mobile telcos will only build where there is a lot of traffic so they can maximize returns to the stockholders. As a result, for the past two decades, the Philippines has only built 10,000 tower sites instead of 50,000 sites. Our population is 105 million people, and we only have roughly 10,000 locations. Indonesia has 250 million people, and they have 100,000 towers. This is why you experience drop calls, poor service, and slow internet. Too much traffic in one cell site. Win-win solution. Independent common towers. Other countries have solved this problem by assigning tower building to independent common tower companies, thereby saving the telcos 40% of their capital expense and lowering cost of rentals, translating into cheaper services for the consumers. To preserve its independence, Globe, Smart, or even the third telco should have no ownership in the common tower company, so no telecoms operator can exercise undue influence. Rollout must be mandated and highly regulated to ensure an efficient, fast, and competent rollout. The independent common tower company must be (1) well-capitalized. (2) long-term track record of building, managing, or operating many towers. President Duterte's warning. With President Duterte's warning issued to Globe and Smart to shape up or face expropriation, Globe and Smart must adjust their mindset to do business based more on service than just profit and dominance. As in other countries, Globe and Smart may realize later that the common tower is for their own good, and they can sell all their towers to the common tower companies and focus their funding on improvement of services. When basic needs or services are not delivered to the people, the government has a right to intervene. The Duterte administration's independent common tower policy will level the playing field. This is a DZRJ editorial. Magandang hapon. Ayan, isang pumukay-pumpo na po.
Ngayon po ay araw ng Miyerkules, uy, September 16 na. Tapos na sweldo kahapon. Ako po si Alin Tarer. Ako po si Angel Desa Maderal. At ako naman po si Kuya Ramon Tulfo. Ay. Ang original na sumbungan ng bayan. Ayan. Sabi ko, September 16 na po naman, tapos na sweldo. Gusto na. Ayun ako. Tapos na yung sweldo. Tapos na ako. Swerte, may mga natira pa. Barya-barya na lang. Pero matipid naman yung mga kaubayan natin, Kuya Mon, eh. Kasi siyempre, may pinapangailangan ng parang ito. Ang mga kaubayan natin na walang sweldo kasi walang trabaho. Yun lang. Totoo. Walang sweldo. Ang dami. 1 milyon ako. Ang dami yan. Kaya nga, sa ating maliit na kakayanan, in our own little way, nagbibigay tayo ng ayuda. Nagbibigay tayo yes. ng yes. Kahit pa paano eh, makakatulong sa kanila. Yes, at sa ating mga pinap na kababayan. Yes, oo. At yun nga, sabi ko nga, maswerte pa rin tayo. Maswerte pa rin yung ilang mga patuloy ang trabaho kahit na nagbawas ng tao. Yung iba nagsara na totally eh. Yes. Kaya magpasalamat pa rin tayo. Yes, ma'am. Yun na lang mga restaurants. Halimbawa, pupunta ka sa mamili ka ng restaurants. Mm. Yung mga marami akong restaurants na pinupuntahan, nagsara. Dito nga sa atin, Kuya Mon, no? Tsaka Ma'am Alin, araw-araw halos marami nagsusumbong sa atin na marami sa kanila ang tinanggal ng mga employer nila, di ba? Karamihan sa mga natatanggap nating sumbong, Kuya Mon, mga tinanggal ng kumpanya o nagsara talaga, wala. Wala sila magagawa eh. Wala nang pera yung kumpanya. Walang pera. O, pasweldo. Kaya nga. Yung iba naman na kahit papaano gumagawa ng paraan, magbabawas ng tao para lang hindi isara, babawasan lang muna mga empleyado. At saka magbabawas ng sweldo, o kaya magbawas ng sweldo. Magbawas ng sweldo. Yung iba payag na kesa wala, di ba? Gagawin natin. Yung iba naman, yes. Ano yung ibang company, Ma'am Alin, Kuya Mon, no, nagpa-file sila ng bankruptcy para hindi sila magbayad na ng holiday. Excuse na sila doon. Yun yung ginagawa nila. Para lusot. Hindi. Talagang hindi lang lusot yan, palusot. Talagang walang-wala silang may bayad. Yes. Negosyo. Tambak ang kaso ngayon sa Department of Labor at saka sa NLRC. Doon ang puntahan ng mga kaubayan natin mga tinanggal o hindi pinasweldo. At saka yung pang mga OFW natin. Mga kababayan natin OFW na umuwi, nagsiuwian dahil wala nang mapasukan sa Middle East at saka ibang bansa. Totoo, nag-uwian yung mga factory worker. Yung mga seaman natin, walang biyahe ang barko, kaya uwi muna sila. Totoo. Ayan, oh, kaya siyempre. May mga negosyo eh. May mga kanya-kanyang negosyo na Kuya Mon eh. Na kaya tuloy na uso yung mga online selling. Talagang uso-uso ngayon yan. Uso yan. Lahat binibenta. Yan eh. Uso ngayon yan. Online selling. Totoo, lahat natutong magluto, natutong mag-bake para may ibenta. Ikaw ba, Kuya, ano ba binibenta mo? Gulay. Gulay. Gulay at saka... Gatas. Ayan. Sa amin naman, sa akin naman kasi, tinutulungan ko yung mga magsasaka na mga... mabili yung kanilang mga yung harvest nila. Mga pananim, oo. Pananim. Tsaka tulong din yan, Kuya Mon, doon sa mga kaubayan natin hindi makalabas, bawal lumabas, hindi makapunta sa palengke,
at least yung sa'yo, yung online mo, i-deliver mo na doon sa door-to-door nila. Door-to-door and delivery. Hindi na kailangan magpunta ng palengke. Karamihan na ngayon, ayaw na ayaw nang lumabas. Oo. Natatakot nga kasi nga dito sa pandemya. Lalo na yung mayayaman na ayaw nang lumabas. Kasi baka alis sila. Hindi nila yung kanilang pera, yung kanilang kayamanan. Mm-hmm. Tsaka isa pa dyan, Ma'am Alino, Kuya Mon, mahirap kasi yung mode of transportation natin ngayon. Kaya hanggat maaari, nasa bahay lang din sila. Yes. Pero yung transportation ngayon, kaya lang sa bus, kailangan na may social distancing. Hindi puno ang bus. Mm-mm. Ay, teka muna, Kuya Mon. Binawasan na, pinaliit na yung social distancing natin. Ano nga, paano na? Oh, dati 1 meter, isang metro daw ang pagitan natin bawat isa. Ngayon hindi na, niliitan ng Department of Transportation. Kaya nagagalit ang DILG kasi daw hindi nagsabi, hindi muna nagkonsulta sa mga health expert. Yan ang hirap dito sa administration ni Paul Tugong. Kanya-kanya, wala silang wala silang synchronicity, wala silang ano ito, yes. Wala bang coordination? Coordination? Walang coordination. Wala silang basta wala siyang pakialam, basta gagawa na siya ng kanya. Hindi niya alam na makakapekto doon sa ibang cabinet members. Yes. Kaya nga tinatamaan dito yung ibang ahensya natin, especially Department of Health, kasi nga daw hindi nila alam sinong may sabi, sinong pasimuno niyan na iksian na lang yung distansya. Ano yung parang Tower of Babel sa Biblia? Na salita, iba-ibang salita. Kaya di ba may may myth sa Biblia? Myth. Oh. Nagtayo yung mga tao ng tore patungong langit. Langit. Mm-hmm. At, dahil ayaw naman ng Diyos daw na maabot yung langit, ay ginawa niyang yung mga tao na nagtatayo ng tore ay hindi magkaintindihan. Kaya yung lingwahe ang binigay sa mga tao, hindi na kaintindihan, hindi natapos yung tore, yung tower of Babel. Yun. Parang dito ngayon. Dito, ito nangyayari sa atin ngayon. Parang sino ba ang dapat na masunod dito? Sino ba ang dapat mag-command? Oh. Alam niyo mga kaibigan na kung halimbawa si Pangulong Digong ay indisposed, indisposed. Alam ba, kumisan, siyempre, dahil sabi nga ni presidential spokesman Harry Roque na ay si Pangulo ay in perpetual isolation. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng makihalo-bilo. Dapat naman, si Executive Secretary Salvador Bingbong Medialdea ay yung magpasunod. Kailangan siya yung primus inter pares, ika nga. O kaya siya yung head ng lahat ng gabinete. At siya yung dapat magsunod. Ito yung gawin natin. Walang hindi ginagawa Executive Secretary Bingbong Medialdea yung kanyang trabaho dahil siguro palaging napapag. Kaya nagkakanya-kanya tuloy sila, Kuya Mon. Sige na lang kung anong gustong gawin ng bawat department. Katulad nitong si DOTR. O bigla na lang ng... Hindi na lang yung distansya natin sa mga jeep, sa mga public transportation. Mm-hmm. Nag-react yung mga driver natin. Diba kasi, Kuya Mon, kung nakita mo yung mga jeep, kung may plastic barrier sila.
Opo. Para may division ng mga patayo. Eh ngayon, babaguhin na naman daw yun. Mabuti nga na wala na yung plastic ni Anyo. Ni Secretary Anyo. Yung bang... boses ko yung ngayon. Ilalagay na... Ilalagay na sa motorsiklo. Divider mm-hmm. na may plastic. Wala. Para hindi raw kakawaan yung driver at saka yung pasahero. Kailangan pa mag-asawa lang. Mag-asawa lang. Okay, mag-asawa pa. Tingnan mo naman katangahan. Kaya marami nga pong mga organisasyon at grupo po ng mga motorista ang lumaban dyan sa panukalang yan ng DILG na tungkol dun sa barrier. Na maganda naman na nabago ngayon. Wala na. Pwede na umakap. Pwede na nga yung pagkaangkas ka sa motor, akap. Magkawa, nagsisiping sa kama sa gabi. Correct. Social distancing daw. Social distancing daw habang nagtsuktsak. Oo. Ano yun? Paano makapagtsuktsak? Paano makapagtsuktsak kung may social distancing? Hindi. Madali lang yan. Eh, kailangan may mask at saka face. May face mask at saka face shield. Oh. Walang kissing. Naghahali ka, yung partner mo, alisin mo yung face mask mo at saka face shield. At pagkatapos, ibabalik mo yun. Tapos, kailangan naka-PPE pag nag-chung-chak. Naka-PPE. Parang yung naikwento ko na siguro yung unggo yung dalawang seaman ano na stranded sa sa isang isla. Hindi pa Kuya Mon. Ano yun Kuya Mon? Lumubog yung barko nila at dalawa lang sila ang survivor. Napunta sila sa isang isla. Yung isla may gorilla. Mm-hmm. Ano ba yung tawag sa Tagalog? Tongo. Chonggo. Hindi, chonggo. Maliit yung chonggo, monkey. Gorilla. Gorilla. Okay. Mamaw. Yung gorilla noon, babae. Sabi nung kwan, siyempre, matagal nang hindi sila nakapag-sex, lalo na yung isa. Sabi niya, pare, gusto kong makipag-sex doon sa gorilla. Anong gagawin natin? Anong gagawin mo yan? Itakpan natin yung mukha. Saan ang ano pa na nakita natin? Mayroon dyan, napadpad na balde. So, ang ginawa nila, nagpatibong sila, na-trap nila yung gorilla. Mm-hmm. Tapos nilagyan nila ng nakipagganiig yung isa sa kanila doon sa gorilla. Nilagyan ng balde. Yung balde sa mukha. Para hindi makita yung mukha. Nakatago. Nung malapit nang labasan yung marino, sabi pare, alisin mo yung balde. Oy, bakit? Hahalikan ko. Akala ko isushoot niya sa balde. Ayun. Yan ang sinasabi ko. Parang order ni Secretary Anyo noon na kahit na nagninig ay may face mask at face shield. Kaya kapag nasa tugatog na ng pag love making ay pwede alisin. Makakalimutan na yan. Makakalimutan ang social distancing. Kaya, anyway, yung issue na yan, Kuya Mo, yung tungkol sa pagpapaikse nung distansya na yan ay pinag-iisipang maigi kasi mga sinasagawa na pero kinukontra ngayon yun ng DOH. Kasi
hindi pa naman daw tayo totoong nagpa-flatten. Mm-hmm. Mga may sakit. Totoo. Yung sabi natin, yung tsuktsakan. Merong barangay kapitan dyan, di ba? Nag-viral yun? Oh, with secretary. Yung treasurer niya ata, treasurer na babae. At apo. Ay nag-zoom sana. Pagkatapos nakalimutan ng barangay captain, na isara yung Zoom. Naka-open. Apo. Tsuktsakan sila, naka-dog style pa. Napanood sa Zoom. Naka-zoom tira sa channel. Nakita ko. Naka-live. Oo. Nakita ko. Sabi ko, ingit ka ako eh. Ayan. Kapitan ah. Ako hindi ko makakumas ng bahay. Si Kapitan. doon sa barangay hall, nagtsuktsakan nung, nagipagtsuktsakan doon sa... Sa kanyang presurero. Pressure. Barangay. Ito, barangay captain ito ng Dasmariñas, Cavite. Nakita mo ba ito? Hindi ko nakita yung video eh. Naikwento lang sa akin. Ano ba tinanggal ba? Tinanggal yun eh. Nag-resign ata yan eh, si chairman. Nag-resign. Loko, kaloko. Kita-kita. Sa harapan naman camera. Siguro nung nakahalata na off, hindi ko na kuan, hindi niya na kuan yung camera. Ay pinatay niya yung ilaw. Kaya ang lesson diyan, pagkatapos yung mag-zoom, siguraduhin papatayin niyo yung cellphone na ninyo. Totoo. Totoo. At saka i-double check kung naka-on cam ka ba. Baka mamaya hindi mo alam eh, naka-live ka na sa buong Pilipinas. Oo, oh, yung lumalabas. Di ba, tandaan mo yung may nagsumbong sa atin, Alin. Isang isigante ng magandang eskwela. Yes. Kalabiyala. Ivy League School. Mm. Nakipag, ang ginawa nung kasi... Hindi siguro sila, wala siguro silang pera. Mm-mm. Ay sabi nung lalaki, eh mag-phone sex tayo. Yung ano, sa internet sex tayo. Ang ginawa niya, ay naghubad siya, tapos binulat-lat yung kanyang ari doon sa camera. Binulat-lat. Grabe, oo. Yung babae, di ba? Binulat-lat. Tapos, kumalat yun. Kumalat, totoo. Natandaan mo yun, Alin? Yes, kayo mo. Kumalat yun, buong mundo. Buong mundo yun, kasi tayo social media eh. Di ba sabi na, ang tanong nga natin, bakit mo naman binulat-lat yung ari mo? Kumbo doon sa camera. Oo, yun eh. Napahuli natin yung, ano pa, Napahuli. Napauli, Kuya Mo. NBI kasama natin noon. Oo, oh, pero yung kanyang boyfriend ay nagka-hiwalay niya kasi. Nung nagalit yung pag-hiwalay nila, inilantad sa publiko yung pagbulatlat ng kanyang pukingking. Oo. Mm-hmm. Kaya kayo, di ba, mga kababaihan, mag-iingat ha. Huwag kayong papayag o pumayag na i-video yung inyong pagniniig. Nako. Kung gusto niyong tingnan yung inyong pagniniig, minsan, di ba, pumunta kayo sa motel na may mga yung salamin. Ay, tingnan ninyo. Ay, ba't mo alam ko yung mga may salamin? Kabisado. Kabisado lang sa akin. Sinabi lang sa akin. Sabi lang sa iyo. Nakwento. Oh, by the way, wala ko si partner Bon ha. Meron mo siyang si Kuya Bon. Si Kuya Bon din natin kasama today kaya si Desa narito. Okay. Si Bon kasi ay may pina-follow up na sumbong. Yes, may pina-follow up. Kahapon naman po ako yung wala kasi nag-attend lang po ako ng conference. Pero yan, okay. Tuloy-tuloy na tayo. Ayan, sige. Yeah.
Ayos kayo man. Alright. Sige, tayo po ay dire-diretso na. At yung inyong mga desa, yung kung saan nila tayo mapapanood. Ako sige ngayon, nandito sa opisina. Bukas na yung ating TV. Nanonood yung ating mga complainant. Tawang-tawa sila sa'yo kung ano kung pinag-tawag kanila. Oo. Sa Sky Cable Channel 25 tayo, Desa? Yes, sa Sky Cable, pwede niyo po kami mapanood sa Channel 25 at sa TV Plus Box sa Channel 224. Pwede niyo rin po kaming makita or mapanood sa www.facebook.com/DZRJ810AM or sa RJ News PH sa YouTube. At pwede niyo rin po kami mapanood sa aming YouTube account na Isumbong Mo kay Tulfo. Ayun. Yeah. Sa mga nais namang magsumbong, pwede po kayo magsadya sa aming sa aming tanggapan. Matatagpuan niyo po kami dito sa Unit 2702 Burgundy Empire Tower, Ortigas Center, Pasig City bukas. Tumatanggap po kami ng mga sumbong ha, na personal na sumbong, punta kayo sa amin. Kailan dapat may face mask kayo at face shield. Alin? Bakit namatay ata itong nahihir? Naputol ata. Ano ba? Nawala si Ma'am Desa. Anong nangyari? Internet po ba? Internet? Eh, talaga namang, ano bang internet ito? PLDT. PLDT? Opo. PLDT. Yan. PLDC. Ako sila sabi ng lakas. Disconnect yung DC. PLDC. PL disconnect. Ako, ano nangyari? Disconnect. Yun, Kuya Wal. Meron tayong technical problem lang ng konti doon sa ating internet. Ano yan? PLDT? Yes, ha? Kuya Mon. Yes po. Isa yan sa mga problema talaga natin ngayon, Kuya Mon. Yung problema natin sa internet. PLDT, ah? PLDT, Globe, Smart. Naalala ko yung joke nung mag-asawa. Opo. Matagal-tagal din hindi naka-uwi yung lalaki. Sabi, nag-telegrama siya. May telegrama pa noon. Opo. Sabi niya, darling, dating na ako. Darating na ako. PLDT. Ayan. Ano yung PLDT, Kuya Mon? Ano po yun? PLDT. Ano yung sabihin yun, Kuya Mon? Okay, hilinis. Dating titi. Yung pala ibig sabihin yun, bago na pala meaning yun, Kuya Mon. Ano siya? Bakit nawala si Alin? Nagkaroon tayo ng technical problem, Kuya Mon. Yan talaga yung problema talaga dito sa Pilipinas, Kuya Mon. Problema yan ng mga work from home. Problema rin yan ng mga ating nag-online class ng mga students. Yun ang mga... Ako. Bakit ganito? Okay. Gusto ng mga makita ng ating mga kababayan, yung mga nanonood, yung mukha, magandang mukha ni Alin. Opo. Wala. Inahanap-hanap. Yan ay isang classic. Classic na yan, Kuya Mon. Basta okay. May Ramon Tulfo, may Alin Ferrer dapat. Kasama ni Alin. Opo. 24 years? Sige. Ano pa ang na yung public service natin? Opo. Anyway, Kuya Mon, bago tayo magdire-diretso dito sa ating public service, basahin ko lamang po itong paalala. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Dahil maaari kayong makuryente. Delikado po yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbabawal. May kaukulang parusa ang paglabag po dito.
pagkakakulong ng hanggang 12 taon at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya po makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isa po itong paalala mula sa NGCT. Ayan. Ayun po, tandaan po ninyo yan. Anyway, Kuya Mon, dire-diretso na po tayo dito sa ating serbisyo publiko. Kuya Mon, unahin na natin itong reklamo ng isang private teacher. Nagreklamo po sa atin si Miss Jairus Lacanlale dahil biktima siya o kabilang siya doon, Kuya Mon, sa mga napag-usapan natin kanina ng mga empleyadong tinanggal dahil sa kakulangan ng pondo ng mga eskwelahan. Retrenchment, Kuya Mon. Ayan. So nagreklamo siya dito sa atin dahil na-terminate siya last May 17, 2020. Kasagsagan po yan ng ECQ. So kailangan niya ng financial assistance, kailangan din niya ng mapagkukunan ng financial. Ngayon ang pangako sa kanya, Kuya Mo, ng St. Theodora School and Tutorial Center, after 1 month to 2 months, i-issue na po yung kaninyang last pay. Eh nakalipas na po hanggang July po, hanggang ngayon hindi pa rin po niya nakukuha yung kanyang last pay. So ito po yung naging kanyang sumbong, pakinggan po natin. Na-terminate po ako noong June 16 po. Parang 30 days po mabigay yung separation pay po. Tapos nag-request po ako saka yung kasama ko po na sana po kahit half din po mabigay. Sinabi po nila kapag daw po nakapag single daw po sila sa mga parents daw po. Saka daw po nila ang babayaran. Ang amin lang po kasi wala po silang assurance kung kailan po nila mabibigay kahit half lang po muna sana. Yung supervisor na po yung nakausap po. Pinatapos niya na po yung mga clearance ko. Edi tinapos ko na po lahat ng clearance ko para po makuha ko na rin po sana. Inaantay ko pa din po kung kailan nila mabibigay. Kasi ayun po hanggang sa humingi na nga po ako ng Ayun, Kuya Mon. So pinaasa-asa lang siya in short. Ako, siyempre kailangan ni teacher yung pera, di ba? Pandemic na yun. Totoo. Alis siya sa trabaho. Yes po. Especially Kuya Mon, ito ay private teacher. Hindi po, para sa mga informasyon din ng iba, ang public teacher kasi kahit walang pasok, Kuya Mon, di ba sumasahod po sila. Unlike sa private teacher, yes, sa private teacher kasi pag wala talaga silang pasok, wala din silang sahod. Sahod, correct. Oh. So wala siyang mapagkukunan ng pinansyal. So dahil dyan, Kuya Mon, nakipag-usap po tayo dito sa St. Theodora School and Tutorial Center at nakausap natin yung kanilang secretary na si Miss Karen Santos. Ito po ang naging pagpapatuloy po ng pahayag. Kasi sa ngayon po, pinaprocess pa po namin yung mga ano nila. Lockdown po tayo, kailan lang po nag-resume yung pasok natin, August 19. Tapos yung mga singilin po namin sa tuition fee, ang sabi kasi namin sa kanila, oras na pumasok ang school, iaayos namin. Pre, ang school naman, hindi naman nila inaano na hindi ibibigay. Ibibigay naman yun sa kanila. Kaya lang, siguro hindi na sila makaantay. Pero ang sa amin naman po kasi, ibibigay naman po yun ng company. Kaya lang syempre, sana maintindihan din po nila yung company na hindi naman po namin gusto na hindi ibigay sa kanila yung separation pay nila, di po ba? Gumagawa naman po ng paraan ng kumpanya. Nag-loan pa nga po yung company para lang maibigay din po yung separation. Ayun. Ako, ang dami-dami talaga naghihirap ngayon na Esa. Ako, yes, Kuya Mon. Totoo po. Sa ang katwiran dyan, yes po. Matulungan natin lahat yan. Opo. Pero, kukunti lang. Hindi natin kayang bigyan yung lahat. Totoo, Kuya Mon. Sa dami ng nangangailangan, hindi lahat matutulungan. Okay. Sana matulungan natin lahat. Eh. Kasi, ito namang Departments of Social Welfare and Development ay wala namang hindi alam kung anong parang manok na pinugutan ng ulo, takbo ng takbo, walang direksyon. Opo, totoo. Ayan, Kuya Mon, no? So nakipag-ugnayan tayo dyan sa St. Theodora School and Tutorial Center, Kuya Mon. Ang sabi nila sa atin, biktima rin daw sila ng pandemic. So hindi raw sila makakapagbayad. Ang naging agreement na lang namin, sige magbayad na lang kayo ng initial payment dito sa mga teachers kasi kailangan din nila ng pera. Good to know, Kuya Mon, after 2 days, naibigay yung salary ni Jairus at hindi lang initial, Kuya Mon, hindi lang initial payment ang naibigay. Whole
payment po ang natanggap niya at nadamay na po yung kanyang 8 teachers na kasamahan na biktima rin ng retrenchment. At ito, Kuya Mon, yung naging pahayag niya dyan. So, napag-usapan nga namin yung tungkol dun sa kiniklaim mo na separation pay. Nakuha na po, biligay na rin po nila ng lahat, pati po sa mga kasama ko po. Ayun po, salamat po sa tulong mo kasi na-actionan po agad kahit paano. Mabilis din po yung process ng nangyari po. Ayun. So, kuya mo, natanggap nila within 2 days. At yung 8 teachers din na hindi nagreklamo sa atin, natanggap na rin nila yung kanilang last pay. Ayun. Case closed. Yeah. Case closed naman yan, Kuya Mon. Anyway, Kuya Mon, bago tayo magdire-diretso dun sa ating mga sumunod na sumbong, magko-commercial break po muna tayo. Sa aming pagbabalik, dire-diretso na po tayo dito sa 2 pang nakapending nating mga kaso na susubaybayan po ninyo. Samantala, ang oras po natin ay 3:31 na po ng hapon. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Pulpo, nagpagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang 2 na buon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na suplin. Never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Tsaka nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Pulpo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bold Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Pulpo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Fierce, fast, and on the go. Meet the fearless reporters of Teleradio Bandido TV. Celestino Jojo Sikat, Vance Fernandez, Rene Maliwat, Boyet Guillermo, Joseph Javier, Jimmy Mahusay, Dan Tordebelias, Felix Tambonco, and Romel Madrigal. During a crisis, you need timely and up-to-date reports from the Teleradio Bandido team daily, plus on Reporters Hour, weekly 5 p.m. to 6 p.m., except Tuesdays, on Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, DZRJ 810 a.m., Facebook.com/DZRJ 810 a.m., and on YouTube, Channel RJ News PH. Education Radio, hosted by Pia Morato. Baby, I'm home! Ah! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Alin? Esa? Mga, ano naman? Nawala na naman. PLDT. Ayan, nagbabalik na po tayo sa isumbong mo kay Tulpo. Samantala, ang oras po natin ay 3:35 na po ng hapon. Nagbabalik na po tayo. Medyo nagkakaroon lang tayo ng technical difficulties, Kuya Mon. Oo nga. Ito yung... Yes po. Si Alin, ano nangyari sa kanya? Nagka-problema, Kuya Mon, yung wifi, yung internet. Ito talaga yung difficulties kapag naka-online kayo eh. Usually, ito talaga yung mga issue. Kahit sa mga online class, Kuya Mon, at saka sa mga work from home, ganito talaga yung setup. Hindi maiiwasan na magkaroon ng technical difficulties. Ayan.
technical glitch. Yes, Kuya Mon, totoo po yan. Anyway, Kuya Mon, yes po. Bakit hindi na lang po yung dalawa dyan sa yung dalawa? Ah, dito na lang kami sa frame. Dalawa na lang kami, Kuya Mon. Sige po. Wala. Para makita ko naman si yung alindog ni Angel Alin. Ayun, sige po, sige po. Yun. Ni Angel Alin ng mga yung mga nanonood. Ala. Opo. Opo, Alin. Sige po. Angel Alin. Ma'am Alin, tawag ka po ni Kuya Mon. At gusto ka daw, namimiss ka agad ni Kuya Mon, Ma'am Alin. Share na lang daw tayo ng frame. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Physical distance. Physical distancing. Doot kayo ng face mask at face shield. Ayan. Nakakaloka talaga. Oo, anyway. Ang technology natin. Ang ating technology, lalo pagka hindi masyado tayo. Kasi Dennis Uy, yung third player. Nakakaloka lang ako. Oo. Papasok na raw. Oo. Ipasalag lang ako. Pangalan ng kanyang ano yung kanyang telco dito dito sa ating bayan. Pasok na. Ha? Pasok na. Kasi dire-diretso na. Huwag nga patpatumpik-tumpik pa. Dire-diretso. Oo, masyado mahihiyain eh. Nahihiya yata. Parang yung alin yung nagpaswab na nemesis. Eh, di ba pag nagsuswab, kasi isuswab test siya, para kung para sa kung meron siyang COVID, di ba? Ganun lang. Nagpaswab ako, alin? Pinasok ba naman yung ano ito? Pinasok yung lahat. Ilong ko. Pinasok. Sakit, sakit. Yung misis ngayon, pinasok ng doktor. Sabi ng misis, aray. Hindi yung mga kwan. Mimediahin ko lang ho. Mimediahin ko. Sabi, yan din sabi ng mister ko, pero marami na kaming anak. Sinagad niya. Saktan tuloy. Masakit daw. Pag sinasagad Kuya Mon, masakit. Medya-medya lang daw. Medya-medya lang yung misis ang papasok ko. Sabi, hindi na sabi ng doktor. Sabi ng mister ko, dami naming anak. Medya-medya. Ayan, meron na tayo lost and found, Kuya Mon. Teka muna, meron pa tayo, patuloy-tuloy pa rin tayo doon sa ating pabuya. Di ba, Kuya Mon? Pabuya pa doon sa mga lost and found natin. Honesty is the best policy. Correct. Sponsored yan ng SM, ha? SM. SM. Oo, meron tayong isang kababayan dito, si Kuya Bernardo Pahe. Sinurenda niya sa ating tanggapan, Kuya Mon, yung isang pitaka o wallet na napula, nakuha niya, nakita niya. Nakita daw niya ito sa podium, along podium dito sa may Ortigas. Ano laman? Napulot niya. Wala laman, walang pera eh. Puro mga papel, cards, mga health card, mga ganun lang, mga IDs. Wala. Malamang nadukutan to eh. Kinuha lang yung pera. Tinapon niya. Tinapon lang doon. Iniwala lang kung saan. O, ang nagmamay-ari po ay si Owen Pendon. O, Owen Pendon. Kwan, baka mga ano kung walang hindi na mahalaga mga papeles yan. Mga cards. Eh, kung ano mga cards ito. Mga discount card. Kaya nung alin, nung araw naka
Bata pa ako. Nakapulot ako. Hindi ito, hindi ito biro ah. Hindi ito joke. Nakapulot ako sa sinehan ng pitaka. Nakapako yung pitaka ito ah. Tapos, nung dumating ako sa bahay, tinignan ko kung sinong mayari, kung paaring, kung paano yung bibigay ko sa uli ko. Walang pangalan. Wala din maya. Wala rin pera. Ibig sabihin, nadukutan din. Nadukutan din. Naman ito na sino mayari. Maraming mga, mayroon siyang mga papel na yung na binalot. Yung mga papel. Ah. Ang dami doon. Hindi sa halip na pera. Ang dami kong papel. Ano yun? Papel. Buhok. Oh. Ang laman ng isang pinapol ko buhok. Kulot. May koleksyon siya ng buhok. Oo, oh, nakalagay Ana. Oh. Oh, oh my God. Marilu. Delikado. Pinapangalanan pa talaga. Pinapangalanan talaga, ha? Siguro, buti nilang walang... wala siyang magawa. Titingnan mo na niya kasi i-imagine na niya. At maglalaro kanya sarili. Kakaiba yung may-ari ng wallet na yan. Di ba? Ang collection ay buhok sa sa baba. maraming papel na nilagyan. Yung bang parang tinupi-tupi niya. Tinupi-tupi. Oo. Yan. Ano yung inaamoy-amoy yung gano'n yan? Kuya. Anyway, si Kuya Owen Bendon. O Owen, kung nakikinig ka o kung sino man nakakakilala sa kanya, pakisabi lang yung iyong pitaka. Oh, nasa amin dito sa isang Bumukay Tulfo. Puntahan mo lang, kunin mo. Baka mahalaga pa rin sa ito mga cards, mga IDs. Kunin mo lang. Ano mga cards? May MasterCard ID, Health Card ID, mga discount card, mga miles, mga ganyan-ganyan. Miles? Natatawa niyan, kawawa naman. Puntahan mo sa amin, kuya, sa 27th floor. 27th floor. Burgundy Tower, ADV Avenue, Ortigas Center, Pasig. Malapit lang kung saan napulot yung iyong wallet. Mm-hmm. Tandaan mo yung nakapulot nung kuryano, yung may-ari. Pera ba yun? May-ari yung pera, no? O pitaka? May-ari kuryano? Kuryano, may pera talaga. Mm-hmm. Bag yun, ano? Hindi pitaka, bag. Bag. Yung body bag na maliit. 10,000 pesos ang laman? O 10,000 pa yun? Yeah. 10,000? More pa. If parang, I'm not mistaken, 30,000 pesos ang laman. Yes, correct. Kaya matama yan. Ang nagsauli ay isang taxi driver? Grab driver. Yun, binigyan ng pabuya ng SM. At saka yung nung Koreano nagbigay din, binigyan din siya, di ba? Binigyan siya ng parang 5,000, binigyan siya. Tapos yung SM naman, nagbigay ng 5,000 pesos worth of groceries at saka yung mga gamit sa kanya. Ganun po yung SM, mga kaibigan. Correct, oo. Partnership ng SM Malls. Tungkol sa programa namin, honesty is the best policy. Is the best policy. Ayan, kaya pag may napulot, surrender dito at i-announce po namin. Sana magkaroon ito ng ripple effect itong ginagawa natin, Alin, na sana yung mga natin Pinoy, nakapulot sila ng mga gamit na mamahalin, isauli nila. Sa uli, oo. Especially mga cellphone. Ako yung mga... Yan ang mga badalas mawala. Cellphone. Si Bon na nakapulot na sa Japan. Pumunta si Bon sa Japan. Nakapulot siya ng pera. Malaking halaga ang pera. Napunahulog yung
nung isang hapon, binigay niya doon sa kahera nung supermarket dahil nasa supermarket siya eh. Binigay niya. Within minutes, nakuha, natuntun yung ng kahera yung mayari. Nambaw sa kanya. Baw. Arigato, arigato. Oh, arigato, arigato. Thank you very much. Thank you very much. alam mo bakit nag-baw siya ng baw sa kanya? Kasi siya ay foreigner. Hindi niya inaasahan. Pero kung sa hapon daw yun, hindi na magbabaw yun. Kasi inaasahan ng hapon na kapag may napulot ang isang kapwa niya hapon sa daan, isinasauli. Sinasauli din. Ganun sila sa very honest, no? Very honest sila. Sabi niya, di ba? Sinabi sa kay Bon, nung kanyang kasama, ay sabi niya, bakit saludo ng saludo ito? Baw ng baw. Yuko ng yuko. Arigato, arigato. Eh kasi sabi niya, hindi niya inaasahan na isa sa uli po. Di ba nga sa kanila, kuya, mo, pag may naiwanan kasi isang bench, pagbalik mo kinabukasan, nandun pa rin? Sabi nila, oo. Nagagalawin yun. Yung halimbawa cleaner, yung sweeper, street sweeper, hindi yan gagalawin. Hanggang sa makuha mo yun. Kasi isipin nila babalik yung may-ari eh. Babalikan niya yan. Yun. Mga kaibigan, eh, maging ganun tayo. Yung honesty. Wala na pong ay bibihira po ang mga tao na honest po. Binabalik yung mga napupulot nila. Okay, hindi lang. Nakakaw pa. My God. Isoli niya, pero tinanggalan na. Ito na dito. Tinanggalan, wala ng pera. Isoli niya yung wallet. Baka naman pagkuha niya, no, na kasi tinapo na. Napulot niya na. Kinuha yung pera, tapos tinapo na yung pitaka. Ganun talaga. Hindi naman niya kasi pakikinabangan na. Anyway, isa pa ho, nawawala namang tao ito. May reward din ba pagka naituro mo nasaan yung tao? Ito si Vincent Vergara o kaya ay si Bubbles. Nawawala po ito, taga Paranaque daw siya. Mula pa noong July 24, 2019. Aba, matagal na ah. Baka ito pansan, ay hindi nawala. Ito pa sana sa pag-iisip? Wala namang nakalagay dito ko yun. Basta bigla na lang daw naglaho itong si Bubbles. Eh, hindi na nagparamdam. Ano yung pangalan? Baka pumutok yung Bubbles. Si Vincent Vescara o Bubbles o magparamdam ka naman, sabi ng pamilya mo. Sabi ng pamilya mo ni si Juliet, kung ang buti pa daw ang multo, nagpaparamdam. Ikaw hindi. Kung sino man daw po ang nakakakilala dito kay Bubbles, pakisabi po na umuwi na siya sa kanyang pamilya o kaya po ay tumawag man lang, mag-text man lang sa 0915-748-7592. Yan o ay si Juliet Alcantara. Bubble ay nawala na parang bula. Ayun. Yun, tama. Uy, uy, uy. Sabi mo nga. Uy, uy, uy. Ay, di ba? Uy, uy. Paluin kita palo, dyan. Palo sa puwet. Alright, kita ko yung masama. Susunod natin sumbong naman ito, reklamo laban sa isang eskwelahan. Nireklamo ng parent ang pangalan ng eskwelahan ay Regina Kawili Education Center Foundation. Ang nagreklamo ko yung si Mami Marian Kuyeg King. Nareklamo niya ito dahil ayaw daw isaole, ayaw na isurrender ng school yung card o yung school card yung kanyang anak. May plano na kasi sila lumipat, kuya mo, na ibang school. Kasi na-delay daw sila doon sa tuition fee.
2 days lang, dalawang araw lang daw na delay sa tuition fee. Eh, parang iba na daw yung eskwelahan na ito. So, ang plano nila, lumipat na. 2 days lang na din. Ayaw na silang tanggapin. Oo. Oh. Eh, bawe, kunin ko yung card. Ganyan, kasi lilipat kami ng ibang school. Eh, ayaw. Kailangan daw bayaran muna in full yung tuition fee. Paano ba yung may in full yung tuition fee? Eh, tapos na ng mga, di ba, nakapagbayad na ba siya ng school year, yung previous school year? Ang binayaran lang nila, Kuya Mon, yung entrance fee, yung tuition fee lang, pero may monthly fee kasi ito eh. May monthly na tuition fee. Hmm. Eh, kakastart lang nila ng pasok nitong August 24. Na-delay lang daw ng 2 days. Eh, ang dami na daw requisitos. Eh, sabi nila, ayaw na nila. Disappointed sila dito sa eskwela na ito. So, lilipat na lang. Eh, parang ano eh, bina-blackmail o ano? Card nap. Card nap ang nangyayari dito. Sige nga, pakinggan po muna natin, Kuya Mon, ang sumbong ni Mami Marian Kuyegeng. Yung problem sa school is, yun nga, we are asked to pay the tuition in full, okay. And then hindi ibibigay yung any school records. Kiniklaim kasi ni Madam, hindi naman daw kasi yung prerogative, tama ba? Yung una? Actually, yung September 9 po, nag-notice na kami, kaya lang sinasabi po nila na gawa ng paraan. Tapos sinatanong ko sila kung pwedeng mag-video or mag-send sila ng video tutorial. Wala, talagang modules lang talaga. Eh, ang initial usapan po namin is merong online streaming. Tapos nung start na ng school, isang beses lang nag-meet yung teacher and yung advisor. After that, modules na lang. And then, yun nga, we try to communicate, pero iba yung information. Like, ayun lang kami sinabihan just today na kailangan written pala yung request to pull out the child. Yun. Gusto na ilipat kasi hindi nila gusto yung style ng school. Mm. Eh, kaya lang eh, ililipat mo na nga. Gusto pa nila magbayad ka ng full. Hindi ka na nga tutuloy eh. For this school year. Full the school year, yes. Mm. Mukhang masyado namang ano ito, easy itong eskwela. Kaya nga, negosyo yan, Kuya Mon. Business is business. Ngayon, ang tinawagan, inaksyonan si partner Bon, Kuya Mon, ang humawak nito. Ah. Mm. Si Bon mismo ang tumawag dito sa may-ari ng eskwelahan na si Mrs. La Chica. Ito, kinausap ni Bon itong si Mrs. La Chica. Narito po, pakinggan natin ang paliwanag na may-ari ng eskwelahan. Next time ko, ano kayo sa kanila yan? Kasi ang unang problema, nakamodulo kasi tayo. Ang sabi naman nila, may nagsabi daw sa kanila na meron daw pala tayong online dito. Sabi ko ato yan, from the start, talagang na-approve sa atin ng DepEd ay printed modular distance learning. Mm-hmm. So, wala pong online. Mm-hmm. Kasi nga po, isa pa na kaya mas gusto ko yung printed modular kasi ang ating internet dito po ay intermittent. Yung parang ulan ka kong pabugso-bugso. Ngayon, ang sinasabi po ni Mr. and Miss Kuyegeng, parang hindi po sila kampante doon sa modular. Ngayon, ang ano dito, ma'am, ayaw na nila, in short, ayaw nila sa school ninyo. They want to pull the child out. Ngayon, they're trying to pull out the child. Kaso, ayaw nyo daw yata ibigay yung card. At kailangan daw nilang bayaran yung full payment. Parang ikaw yung naririnig ko, Kuya Mon, ha? parang ikaw yung kausap. Si Bon po yun, mga kaibigan, ha? At nasa handbook daw kasi, Kuya Mon, yung policy ng school na kailangan magbayad pagka ayaw mo na pull out, babayad ka pa rin. Yun daw yun na dapat tinandaan daw ng parents. Narito pa, pakinggan natin. Ito po kasi yun, Mr. Tulfo, na handbook po yan na pagka na-withdraw ka, after 2 weeks,
you have to pay the full amount of school fees. So, okay na, nag-usap na ng lolo kanina ni Kevin. Okay. Eh, isa pumasok yung nanay na gusto naman talaga, ito pull out. Oo, yun kasi. Kasi kung no problem po, i-pull out. Wala problema. That is your prerogative, di ba, sir? I think that is unfair for them to pay the full amount. Oo, pero madali ang pag-usapan yan. Eh, sir, eh. Kasi parang ang nangyari, hinostage yung card ng bata, hindi siya makalipat, eh. Hindi po kanila kinukuha? Ay, hostage na? Hindi. Magpaka-exaggerated na. Wala ko na sabi ko, you cannot get the card. Diba sabi ko lang, sa policy po natin, ganun yung policy natin, you have to pay the full amount pagka nagsobra ka na sa 2 weeks. Wala pa naman siyang kinukuha ang card. Okay, ma'am, ganito. Papuntahin ko po sila tomorrow dyan. Naku, ako'y natutuwa sa kausap. Na, marunong na. Magaling na itong si Bon. Naba ko yung mana. Aral sa iyo. May pinagmanahan. Ayan, so in short, Kuya Mon, pumayag din sa wakas si Mrs. La Chica, yung may-ari ng eskwelahan, na isauli na lang yung card ng bata para wala nang mahaba usapan, hindi na lumaki ang isyong ito. Narito ang reaksyon ni Mami Marian. Ayan, so wala na tayong problema dun sa ano. Nako, sana po yung mga schools is wag gawing business ang learning, especially na ganitong pandemic. Sana i-prioritize nila yung education instead of monetary value. Ano. Pero thank you so much po for your help talaga. Okay, marami. Sige, walang problema. Thank you very much also. Sige, maraming salamat. Yon! Today, ngayong araw na to, Kuya Mon, malamang nakuha na nila kasi usapan kaninang umaga. Pinapasama pa nga si Bon eh kasi gusto daw magpa-picture ni principal. Gusto daw niyang mami, pagkakapihin daw niya. Nilibre daw niya ng kape si Bon. Oh. Ayon. So, solved na itong problema ni Mami para dito sa card ng kanyang anak. So, yan. Ayos, sana ay natuto rin itong eskwelahan na ito na mali yung ganung sistema nila. Yon. So, paano ba yan? Alas sa, tapos na. Kapos na tayo sa oras, Kuya Mon. Pasensya na. Pasensya na kayo mga kaibigan ha, kung nagkakaroon lang ho ng technical problems, pero ho, ay gustong-gusto ho namin pagandahin lalo mabuti itong ating programa para ho sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay ho sa amin. Bukas po ulit, ako ho kasama na bukas. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Kuya Mon, Kuya Ramon, ang original na sumbungan na bayan. Ayan. Bye! Bukas ulit! Bye-bye kay Bon at kay Desa. Thank you. Bye! Bye! Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat hindi na sa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You
are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on W.